pads na siya. Tapis na. Tapis na talaga. Pagtatanggalin nyo, sikwatin nyo lang dito. Yo, what's up mga kabangking? Sa panibago nating video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng brake pads ng Grandia automatic. Grandia yan. Yan ang ating papalitan. Kung bago pala kayo sa ating YouTube channel, i-like and subscribe nyo ang ating channel, Ben's Works Vlog. At i-bell nyo na rin all notif na kabangking. Maraming maraming salamat in advance mga kabangking. Pag magpapalit tayo ng brake pads ng Grandia, may mga kailangan tayong tools. Ano-ano nga bang kailangan nating tools? Ito, itong papakita natin sa inyo na mga tools. Tire range, seat clamp, 14mm combination wrench, flat screw na panikwat, syempre jack stand, higit sa lahat lifter. Kung wala naman kayong lifter sa posisyon na ito sa pagpapalit ng brake pads, pwede naman kahit gamitan nyo na lang ng jack. Hanap lang kayo ng jacking point na pwedeng pagjack sentruhan ng inyong jack. At syempre dapat for safety, dapat lagi kayong may jack stand. Yan yung jack stand na yan. So ano, simulan na natin. Pause ko lang muna at hanap lang ako kung mapapatungan ng ating cellphone. A few moments later, bago natin ituloy yung ating video mga kabangking, shoutout muna tayo. Shoutout muna natin si Opma Motovlog at si Mabel Estilon. Salamat sa inyong panonood sa aking channel mga kablogger. I-like and share nyo na rin mga kablogger. At sa mga viewers ko dyan, sa mga nanonood sa aking channel, i-watch nyo na rin yung channel nila Opma Motovlog at ni Mabel Estilon. Maraming salamat mga kabangking. Yan mga kabangking, pag magkakalas kayo ng gulong, laging ang paluwag, pakaliwa, pasikip, pakanan. Luwagan nyo lang yung anim na stud nut sa gulong, yung nut. Siyempre, pagkaluwag, taas natin ang lifter. After natin mataas ang lifter, siyempre, hahanap tayo ng pagtatamaan natin ng jack stand. Yan, pang suporta sa ating gagawin para
may angat natin yung gulong at mapalitan natin, makalas natin yung gulong, mapalitan natin ng brake pad. Pause ko lang ulit para may position ko yung camera para makita nyo kung saan natin ipapatamain yung jack stand. Yan mga kabangking, patamain na natin yung jack stand sa baytibay. Pag mag-do it yourself, do it or do it your own kayo, pwede kayong dito niya patamaan yung inyong crocodile jack o battle jack. Titigas yan. Ganyan, dahan-dahan natin ibaba ang lifter. Ganyan, kung kayo ay naka floor jack o crocodile jack, battle jack, dahan-dahan nyo lang din ibaba at tignan nyo kung sentrong-sentro talaga. Siyempre, huwag magkakalimutan magkalso. Handbrake at naka-park naman to, naka-park. Para sigurado talagang hindi maatras ng pusa ang ating pinapalitan ng brake pad. At na, mga kabangking. Pause ko lang ulit para makita nyo kung paano natin kalasin ang gulong. One eternity later. Yan mga pagkatapos nating makalas yung gulong, na tayo sa focus sa caliper. Tatanggalin natin to. Paano ba tanggalin yan? Ito. Pagtatanggal niyan, kailangan natin lumagan ito. At ito. Yung 14 millimeter na bolt. Kuha niya natin itong combination wrench. Pagtatanggal niyan, basta laging pakaliwa pa rin mga kabangking. Yan. Huwagan lang yan. Tanggalin. Pa. Galin. Sa pag magluluwag, lagi yung pakaliwa. Skip, pakanan. Yan o, mga sela. Tanyo kung gano'n nakanipis yung brake.
pads ni sir. Tapos na. Tatanggalin nyo, sikwati nyo lang dito. Yan, dyan. Ah, pang makakamay nyo, pwede nyo ikamay eh. Ito nga palang ilalagay ni sir na brake pads, Bendix. Shout out sa Bendix, baka naman ma-sponsoran tayo ng Aerox man lang. Bendix with confidence. Ito yung pinagmamalaki ng Bendix eh. Itong blue titanium stripe sa kayang ceramic technology. Sukat muna natin kung tama talagang nabili eh. Yan, sukat muna. Kung tama naman talaga. Tanggalin lang natin yung balot ng brake pad. Hirap pala ng mag-vlog ng mga kapating one hand gaming. So, mga kabangking, pagkumparay natin. Boom! 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 Gaano ka nipis na yung brake pads ni boss. Siyempre pag mag yan yung blue titanium stripe, ano yan? Blue titanium stripe ng Bendix. Siyempre pag magkakabit na tayo ng brake pads, hindi naman natin maibabalik tong caliper na to nang ganyan yung itsura ng piston. So kailangan nyo ngayon mag kailangan nyong gumamit ng C-clamp. Rasa nga ba ang C-clamp? Para ma-press tong piston pabalik dito. Para umatras siya. Da, i-press natin. Gamit ang C-clamp. Pause ko lang ulit. Hanap lang ako ng napoposisyonan, mga kabangking. 12 seconds later. Yan, mga kabangking, naposisyonan natin. Tanggalin nyo lang yung back plate na ito, dalawa. Yan dyan. Ayan, di mayupi kasi gagamitin pa ulit natin yan. Lagay nyo lang ito dito, press. Press. Yan, pagano. Press nyo na. Press na natin, mga kabangking. After nyo ma-press, ganyan na itsura ng piston. Pumasok na siya sa loob niya. Kung kanina, ito, alos nandito. Ayan, pumasok na siya dyan. Siyempre, bago natin i-lagay itong brake pads dito, sprayan muna natin ito ng... Dito kasi hanginan ko na lang. Hindi ko na ito i-sprayan ng brake cleaner. Pero kung gusto niyo mag ano, spray niyo rin ng brake cleaner. Depende naman yan sa inyo, mga kabangking. Ito kasi hangin lang, pwede na. Tanggal na rin yung mga alikabok diyan. Kuwalan tayo ng hose.
yung isa nating kasama dito sa Petron, si Kuya Ipe. Ayan. Kakalas siya ng radiator. Mainit, mainit. Mainit. Maligam-gam siya, maligam-gam. Ngayon yung duty dito, mga kabangking. So yan sa nag-pioneer sa atin. Pioneer epoxy. Yan, lagay lang natin itong mga kabangking. At hangin natin. Lagyan na natin yung brake pads. Kaso itong nabili ni Sir, walang kasamang warning. So kung ano, ililipat naman yata ito, lipat na lang natin. Pangit kasi nang walang warning ang inyong brake pads. Kasi pag once na tumama na kasi dito yung numipis na yung brake pads at halos pumantay na dito sa warning na ito, yung warning na yan ang tatama dito sa rotor disc. Sa rotor disc. Kaya maririnig nyo ngayon pag kayo'y namimreno na parang may matinis na tunog. Tulad nito, kung nagsabakal sa bakal yan, kahit yan hindi naabot sa, basta nagbakal sa bakal, umikot ang gulong. Tutunog na yan, mga kabangking. Yan. Pero pag ibabalik na natin ng bagong brake pads, papalitan na natin, ibabalik natin itong slate. Slate na yan. So hindi tugma, hindi siya tugma, hindi gaya dito sa original, may naka ukit. Isang ba yung sample natin? Yan, yan yung genuine yung Toyota. May palo na ganyan. Di tulad nitong replacement, diretso. Eh hindi na natin ito makakabit, mga kabangking. Hindi na natin ito makakabit. Ito na lang ang ating makakabit. Kabit natin, mga kabangking. Kapit nyo lang ito para gumandang kapit. Kabit.
Ganun din ang gagawin natin sa isa. Hindi na natin ito yata maibabalik. Itong isa lang. Ayan. Isa lang yan. Racing punas. Kailangan pala tayo. Para kailangan natin ng long nose para dito sa sensor na ito, sa warning. Patong ko lang sa tuhod. Ano naman yung ating bendix dyan at itong ano yung mag-supply sa atin ng tripod, no? Mga sponsoran tayo. Sana, sana, sana. Bitin lang natin para gumanda ulit ng kapit. Saan ba natin kinalas? Kung saan posisyon natin siya kinalas, dun din natin siya ibabalik dito sa ating replacement ng brake pads. Matigas. Gamitan nyo lang ng konting tigas yan. Tuk-tuk. There you go. English spoken poetry. Walang jo. What? What the fuck? Gunggol! Barinig kita sa mukha eh! Bit na natin siya. Nabalit na natin yung warning. There you go. Ganda pa naman yung pin na to. Di pa naman stop up. Ay, di na natin grasahan. Kabit na natin yung caliper. Yan, balik nyo lang dahan-dahan. At syempre na-pultog ito. Yan, saan ba? Yan. Nyo lang kayo ko, kabit nyo muna tong bolt na ito kung kayo ay nagbibidyo-bidyo din kasi malalaglag yan kung hindi nyo ikakabit to. Sentro nyo lang yan. Ito si Dede. Yan na nauntog yan eh. Kaya kailangan na paso. Diinan. Bibiinan nyo lang para maipaso. Siyempre, higpitan. Huwag na kakalimutan na hindi higpitan ito. Higpitan. Yan, kita niya. Kita niya na parang nasama yung isang ito to. Ito, nasama. Yan, need yung kontra niya para mahigpitan ng maganda. Kontrahan ng 17 na open. Pause lang muna natin mga kabangke. After nyong mahigpitan ito mga kabangking, at ito, higpitan nyo yan basta. Kasi ito, kanina, pag hinihigpitan natin, nasama ito. So, kinontrahan ko siya ng
17 na open. Para mahigpitan ng maganda. Ganyan, mga kabangking ha. Kukontrahan nyo lang to. Ganyan. Ito kasi mahigpit na. Ganun lang gagawin nyo. Make sure na mahigpit. After nyo mga kabangking, i-start nyo yung inyong grandia. Saan ba ang susi nito? Kabangking. Start nyo yung grandia. Hirap talaga pala mag-vlog, no? One hand gaming. Start nyo mga kabangking at i-pump nyo yung brake. Sa dalawa. Yan. Tatlo. Pag ramdam nyo na hindi na sumagad sa flooring, ibig sabihin nyo, yung piston tumama na sa pads. Itong procedure na to para hindi magkahangin yung ating brakes. Pagkatapos nyo i-pump, siyempre, i-off nyo na ang makina. Bako lang to para hindi mag-lock, baka mag-auto-lock. Yun mga kabangking, kabit na natin yung brake pads na Bendix, yung bago. Kabit na natin. Tapos nyan, balik na natin tong gulong dito. Kakabit ng stud nut, wag lang yung basta kinamay nyo lang, dapat papalapatin nyo para hindi malost thread yung ano, pagbaba nyo ng jack o lifter. Ayan, dapat lapat. Sabay lapat nyo lang yung gulong. Yun na, tapos na ang pagpapalit natin ng brake pads. Kung may natutunan ulit kayo mga kabangking, i-like, subscribe nyo lang ang ating channel Ben's World Vlog, at i-bell nyo na rin mga kabangking. Maraming
salamat sa inyong suporta at sa susunod ulit nating pagsasama. More videos to come. Pag-try lang natin na tapos na yung mga suliran din sa ating bansa, COVID o anumang problema, try lang natin. Wear mask, face shield, N95 mask o anumang pwedeng makaprotekta sa atin para hindi na dumami yung magkakaso ng COVID sa ating bansa. Ha? Mga kabangking, keep safe. Keep safe. Gusto mo mapunta langit, ha? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh!